Mega love shoutout mga kaibigan, ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel, narito po akong muli para i-share ang live broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrazzaq. Ipinabatid sa lahat ng ating mahal na inang Reynang Helen, naligal ang sandatahang lakas ng Maharlika Kingdom of God Luposog Empire. Ito po ay ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, pinubuo ng Royal Armed Forces o RAF, Elite Forces, at PAPO. Ang ibig sabihin po nito ay Peace and Prosperity, Against Poverty, and Oppression. Ang video po na inyong mapapanood ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrazzaq. Akin lang pong inirecord. Ang original na video ay akin pong inilink sa kanilang official YouTube channel at Facebook page. Para sa mga detalye, ating pong panoorin ang video hanggang sa ito po ay matapos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of promise, this is Queen Helen Abdurrazzaq Elizabeth III. August 3 na po, 2023. Wow! This is a very nice morning and afternoon to each and everyone listening. Mabuhay po ang ating Royal Armed Forces and Special Security Forces, Raja Sulaiman Peacekeeping Group. All over the globe, marami po tayo, nakakalat po tayo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Congratulations sa ating mga nandiyan, DG, no, sa ating mga liderato sa buong Pilipinas. Ang Royal Armed Forces natin, naka-lateral coordinate po iyan sa ating mga kapulisan, sa government, sa ating Royal Armed Forces, sa Armed Forces of the Philippines rather. Okay, nandyan si Dato General natin, Ahmad Hidayah. Kaya nga sabi ko sa inyo, magkaisa. Sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao, sa North Cotabato, nandyan si Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, ang head ng lahat ng MILF, MNLF na sumanib ng puwersa diyan sa atin sa looban ng Raja Sulaiman Palace sa Tugal Sultan sa Barungis. Congratulations sa iyo, Sultan Kayulawan, dahil alam mo talagang maraming nag-aantay dahil doon sa pagsunog ng aking bambu na palasyo diyan, kung anong hustisya ang gagawin ng gobyernong ito. Maraming salamat sa iyo, Sultan Pokan Marangit, ang ating Royal Armed Forces. Lahat kayo, sumasaludo ako. Dato Munding, Rolly, Dato Sulay, nandiyan kayo. Nandiyan lahat yung ating sa Sultan of Sulu, ang ating Chief of Staff, si Dato Samson, Inil, wow, at least nakikita na ninyo ako. Prime Minister, Dr. Moksan Abdurrazzaq, alam ninyo, akala ninyo nawawala si Queen. Hindi! Mas lalong kinikilala sa buong mundo dahil sa ating ginagawang pag-live sa katotohanan. Napakagandang ating tinitingnan dahil akala nila sila lang ang meron. Meron po tayo, Royal Armed Forces. Nag-umpisa po yan sa ating Blood Compact noong October 2019, noon pa na nag-umpisa ako dyan sa 2019 ng ating ano natin sa Ligwasan Mars. Sa kasagsagan, nandiyan tayo. Pero ang Blood Compact natin, nag-umpisa yan sa 2010. Okay? Kaso lang, paulit-ulit kong minimensahe yan dahil yan din ang ginamit ng ating peace process. Iyan kasi ang ginamit nila para magtagumpay kuno ang kanilang tinatawag na pagkonsolidar sa kanilang unity, no, itong peace unity nila.
sa hanay ng Office of the President, of the Presidential Advisor nila. OPAP! Kaya nga, lumabas ang PAPO. PAPO is Peace and Prosperity Against Poverty and Oppression. Sinangga ko po yan. Sinangga ko ang lahat ng ginawa ng OPAP. Kaya PAPO, huwag kayong matakot. That is a barangay base. Binigyan ko na yan ng importansya. Nakita nyo, ang commanding-in-chief ng buong Royal Armed Forces ng buong mundo, kasama yung ating mga different countries na royalty na nasa hanay ng Federation of the Royal Imperial Lupusug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Wow! Talagang nakikita na pati ilong ng bawat isa. Welcome po sa inyo lahat na nag-abang. Nakatulog po si Queen sa sobrang sakit ng likod dahil kailangan ilagay muna sa flatbed para mag-ayos ang spinal cord. Pero ganun pa man, hindi po naglulubay si Queen at nandito po ulit sa inyo. May bagyo man o may lindol man o meron mang sakuna, nandito lang nakaalalay si Queen Helen Abdurajak. Magandang umaga po dyan sa ating mga kapatid sa Saudi Arabia, ang ating mga OFW. Okay, lahat kayo sa United States, lahat dyan sa Italia, nandyan kayo. Ayaw ko lang muna bigyan kayo ng pangalan nang dahil naiinggit ang iba. At iyan ang dahilan, pag nalagyan ko kayo ng pangalan, unti-unti kayong nililigawan ng lahat ng mga my forms na nagbibinta, kasabwat yung mga tao na sabi sila ang makarilis at pinatatakan ng mga kung ano-anong tatak para lang mainggan nyo kayo. Wala na po kayong malalagyan ng inyong panluloko. Sabi ko nga sa inyo, ngayon, talagang nakaano na ang ating mga gobyerno. Nakaabang po yan. Kaya nga, sa madaling sabi, lahat na naglalako ng testamento, naglalako ng mga accounts, hulihin ninyo, Papo! You are legitimate. Dahil nakaugat kayo sa soberenya. Ang soberenya po, ang siyang nakataas sa pamumuno ngayon sa bansang Pilipinas, sa bansang Lupusug. Yan ang tinatawag natin pagkakaisa na tunay. Dahil hindi tayo nabansagan na isang nasyon bago naging nasyon ang 54 countries kung hindi tayo solido, pulido, dokumentado, silyado nga tayo eh. Kaya nga, the sleeping dragon of the east, sa perlas ng silangan, sa syudad sa araw, ay ang Lupusug Empire. Wow! Kasapi ko ba kayo? O kalaban ko kayo? Yung taong na-mention ko kahapon at nung isang araw, na pangalan niya ay Hainto, ang apelyido Hainto at Joey natuntun na. Hainto ang kanyang apelyidong ginamit at Joey yung kanyang first name. Hindi po yan yung Joey na pinakamamahal namin. Hindi po yan. Kinokorek ko po yan. Dahil merong mga kapangalan na akala nila doon, kumo sila ay maitim ang isip, nagkaroon sila kaagad ng husgahan. Ang Joey na iyan ay taliwas po doon sa aking kasama at talagang nirerespeto. Kaya po maghunos dili kayo. Kasi ako, kahit hindi niyo ako nakakausap, meron pa rin akong puso na nakalaan sa bawat isa. Kasama o katunggali, iisa ang hangarin makatapos sa misyon na ito. Kaya nga ngayon, eto tayo, kitang-kita ninyo.
Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Ayan, itinatag ko po yan noong 2010 pa. After nung naitayo ang Sultan of Sulu and North Borneo in October 10, 2010. Ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group ang siyang nagbubuod ng special security forces natin sa looban ng Liguason Mars na yan ay kaakibat ang ating Royal Armed Forces na dyan nakatago. Alam niyo ba ang sikreto ng Liguason Mars? Kahit anong lagay ng ISIS dyan, kahit anong lagay ng private armies nila dyan, kahit anong lagay ng military nila dyan, mas marami pong sundalo na nakamasid dyan na hindi ninyo nakikita. Congratulations po kahapon sa nakakita ng kwadradong balangaw. The square rainbow appeared in Liguason Mars in Datu Piang. Maraming salamat po sa full moon na dalawang nagpakita kagabi. Kahit papano, binabasbasan ang sakuna na mahinto alang-alang sa pagmamahal ng Allah, ng Diyos Ama sa atin lahat. Kaya nga nakikita ninyo, ano? Eto, nandyan kayo lahat, mga general ng ating samahang Royal Armed Forces sa Federal Republic of Lupasog. Yan ang hindi nila nakikita na buo ang ating nasyon, ang Federal Republic of Lupasog. Dahil ang isang country na natulog, na nabuhay muli, na restored noon pa 2009, noon pa na talagang nagsanib ang aming kaluluwa't katawan ng mahal na hari bilang apo ni Tungku Abdurrahman Putra Alhajj, ni Jamalul Alam Raja Anang Haji Hasan Pasang, ni Raja Usman, the greatest warrior of the history of Lupasog, si Ama Ali natin. Alam niyo ba na ang likod niyan warak-warak? Dahil one time nagkaroon ng encounter with a pirate, sila yan nila malagyok ng Cotabato. Yan sila ang defender, ang founder na totoo ng MNLF, ng Moro National Liberation Front, kasama si Ama Pandala Pasandalan. Nakita ninyo, ano? Nakita ninyo kung gaano katibay yung mga defender natin? 120 years old na ngayon, born in July 9 and July 3, 1903. Ganun. Si Ama Pandala, kung nabubuhay, 300 years old na yon. Pero si Amang edad niya, hindi basta-basta yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Helen, matindi ang pinagmulan. Binabantayan magpahangga ngayon. Kaya nga, dito nakikita ninyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng RAF natin. Dahil ang special security forces natin ay mula apari hanggang ulo. Yan na po yung inipon ko sa Blood Compact. Yan na yung NPA, Private Armies, MILF, MNLF, BIFF, Lost Command. Lahat po yan, nakasaad yan at nakatambark ng dugo sa tunay na kapayapaan at kaunlaran ng Mindanao, Sulu, Palawan, Tawi-Tawi, Basilan, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan. Yan. Paano ngayon ang Luzon, Visayas? Eh, siyempre kasama natin dahil yan ang kaharian ng Philippine Islands. Kaya nga, Federal Republic of the Philippine Islands. Yan ang sikreto ng Maharlika. Ngayon, sino ang masunod? Kayong nagki-claim o kami na hinahanap ng kapuluan ng buong mundo? Simple lang ang hiling ko sa inyo. Ayun,
Marami kasi. Nung nakita nila na merong nagpapa-ID at nagbabayad, ginaya na ng lahat. Legal po. Kasi kung kami ay hihingi ng taxation sa inyo, mas malaki ang utang ninyo. Ang gobyerno ng Pilipinas may utang sa lupasog. Ang mga gobernador, lahat ng mga opisyales, may mga utang po yan. Dahil sila ang gumamit ng ating kayamanan, yung mga cash deposit, heritage deposit sa mga bangko, ilalo na yung sa Buatan sa Central Bank ng Pilipinas, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya nga dito nakikita ng lahat, hindi nila man lang inisip na marami na tayong nadiskubre na mga kabalbalan mula 1900. Sabihin na natin, 1800. Pero ang lahi natin, nag-umpisa pa sa year 101. Kaya nga, predecessor of law, 101. Kaya dito, nakikita ninyong teknika. Ano? Lahat ng mga nakikinig, nanonood. Lahat kayong mga papo, magkaisa kayo. Kaya nga, itinatag natin ang Mapilindo 2023 para maayos natin ang lahat ng pagkakamali at pag-audit sa Mapilindo 1963. Kasi yan ang ginawa ng mga lolo mula pa Treaty of Paris hanggang sa British North Borneo hanggang pa sa Mapilindo hanggang sa ngayon. So lahat yung mga agreemento na yan, yung Carpenter Agreement, nag-expire yan lahat, kaya nga ngayon gina-govern ng Mapilindo King and Queen at ng ahensya na ginawa natin itong Mapilindo 2023. Ngayon, tanungin ko kayo, sino bang validator ninyo? Di ba wala na? Noon, pag nag-election kayo, pag may ginagawa kayong mga mabibigat na desisyon sa bawat country, pagdating na sa sovereign niya, pagdating na sa tinutukoy na karapatan ng sambayanan, doon kayo nagsusumite sa Amerika. Doon kayo nagsusumite sa Inglaterra. Dahil pinahiram sila, yan ang Mapilindo 1963. Ngayon, ang Carpenter tapos na in March 22, 2015. Kaya nga paulit-ulit ko sa inyo, legal po ang uniforme ng Royal Armed Forces at ng Raja Sulaiman Peacekeeping Group dahil kami ay ang nagbigay ng independensya mismo sa American government, mismo sa 54 countries, mismo dito sa Mapilindo Agreement 1963. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, bawal hulihin ang uniforme dahil pinatatakan ko na yan sa inyo. Binigay ko na yan sa inyo na yan ang gamit ng Royal Armed Forces ng Federal Republic of Lupasug at Federal Republic of the Philippine Islands. Yan ang sikreto na hindi ninyo natumbo. Legal ang pamamaraan ni Queen. Hindi katulad ninyo, claim kayo ng claim. Kayo si Tiborcio, kayo si Kiram, kayo si Marcos, kayo ang Diyos Ama, kayo na ito. Lahat na lang ng pamamaraan, ikiklaim ninyo. Ipapano na bulilyaso dahil merong validator tayo na nandito sa lupa. Ang validator na yan ay lahat iyang mga lolo na bumalik na. Kaya nga, pasalamat ako na, nakauwi na ang ating kapatid Sheriff Ben. Nandiyan na, pakiayos ang ating sovereign court. Nawala na yung atip. Alam mo, yan ang pinagmamalaki ko sa buong mundo. Dahil pawis ni Queen Helen, sampunan ng ating mga kasama ni Raja Mamay, ang pagpatayo niyan. Ibig sabihin, sinikap ko na makatayo kahit barong-barong sa tingin nila. Pero nandyan nagmi-meeting ang ating mga limaya. Maraming salamat sa inyo sa pagbantay at pag-ayos niyan. Pakisabi kay Sheriff Samson Inil sa ating Chief of Staff,
ayusin ninyo iyan. Huwag kayong matakot. That is the sovereign court of the Imperial Lupasog. At nandiyan makikita ninyo na ang sovereign court ng buong mundo ay talagang nakikita iyan dahil sa Indanan Sulu na kung saan kahit anong unos na nangyari dyan, kahit anong pasakit na nangyari dyan, salamat Hadja Anang. Salamat sa pagbigay ng kasagutan dahil dyan sa Likop Adam, dyan sa ating pinakaunang masjid, yan, dyan nag-sign ang deed of 1878. Pero anong ginawa nila? Inangkin nila. Inaangkin nila yan. Tinitutuluhan nila. Pinatituluhan nila. Akala nila by that alone makukuha nila. Hindi. Lahat ito, alam ninyo, dito nakikita kung gaano kagahaman ang politiko. Pero may records tayo. Kaya ngayon nagsasabi, magpatitulo dyan sa Ligwasan Mars, dyan sa Tugal, sinabihan ko si Sultan Kelly. Pag ginawa nila, dyan na natin makita na pinakaurig na land grabber na sila. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi naman nila na nakikita na ang madlang people ang siyang nakaka-witness na sa lahat. Okay? So dito, simple lang ang usapan. Lahat kayong mga Kafgo, lahat kayong MNLF sa Sulu, kumuha na kayo ng SIC, ng Sovereign Identity Card. Kasi pinapahuli ko na yung mga ibang card na nangangulikta nang walang pahintulot sa gobyerno ng sovereign niya. Kasi sila ginagamit nila para ilaban sa atin. At ang matindi, atin na nga yung mga tao, binubuyo dahil magre-release na sila ng limpak-limpak na salapi at iyan ang nangyari, nagkawatak-watak tayo. Stay where you are! Dato P! Congratulations! Nakikita ko yung iyong ngiti dahil ang panalo ay hindi lamang nakikita sa ngayon. Pero yan ay nakatimbre, nakatatak sa buong mundo. Hindi tayo pinabayaan. May unos, may bagyo. Hayaan nyo lang ang lola. Dahil yan ang ating paglilinis. Ayaw maniwala sa atin, hayaan na natin. Huwag na kayong umiyak. Bye, Feli. Huwag na kayong masaktan. Lahat kayong mga ating kasama. Diyan sa Davao, papunta sa Tagum, yan yung mga lupa na binaybay ni Queen. Kaya nga, dito nakita natin yung ating mga kasama dati. Kahit anong pagpunta nila kahit saan, hindi nila makalimutan si Queen Helen at si Raja Mamay. Dahil kahit papano, pasalamatan pa rin natin ang bawat serbisyo na binigay para tayo makasurvive. Oo, tama yung sinabi dito sa bayan ng Malaysia. Maraming issue. Pero yung pangungulekta ay talagang sinisinter ko yan at hindi ko talaga pinapalampas yan dahil kayo ang may problema, hindi ako. Kaya nga in-explain ko sa kanila yung legalidad. Magkuha man ang mga tao ng pera sa maliliit na tao gamit ang pictures namin, ang pangalan namin, pero bandang huli, pag nalaman namin, pagdating ng panahon, i-audit bawat isa. Isa-isa sa inyo magsalita dahil may sovereign court tayo. Meron tayong korte kung saan si King and Queen nandoon ang puso ng korte. Nandoon ang physical natin sa Indanan. Subalit, kung saan si Queen dala ang papo,
dala ang militar, dala ang gobyerno, dala ang kaharian, dala ang ating korte, dala mismo ang ating mga tao na naniniwala sa programa ng ating soberenya. Dr. Moksan, lahat ng flag na kasapi natin pwede ilagay diyan sa ating balkonahe. Aayusin ko muli. Kaya ako nagsisikap. Salamat po. At nakukop natin ang ating mga kailangan bayarin. Pasalamat ako dahil diyan ay may paraan. Marami pong ginagampanan si Queen. Pero niminsan wala akong tinalikuran. Tandaan nyo yan. Marami kayong mga ginagawa. Masaktan man si Queen, si King, pero may paraan pa rin tayo para maibsan yung sakit, yung hapdi. Kasi minsan, totoo naman eh, yung pagtatraidor kasi, talagang tarok yan, tagus sa puso. Pero alam nyo, minsan alam kong sabi ko kay Raja, hayaan mo na. Blessed are they who see the God in you, the Allah in you. Mapalad kayo na nakakakita niyan sa katauhan namin. Dahil biro mo 14 years, sino kayang makatyaga sa inyo para tulungan kayo nang walang pera, nang walang sweldo, nang wala man lang, grabe yan! Tapos, banatan ka pa. Kaya nga katulad ni Mr. Hainto, okay? Na hindi ako Diyos, ngayon ay nadalaw sa panaginip. Yan, tingnan ninyo. Kasi hindi nila akalain na malalantad sa kahiyan ang pangalan. Pero, sabi ko nga sa inyo, lahat ito ay programa pa rin ng may kapal para hindi sundan ng ibang tao na akala nila porke nagsasalita ako ay ganyaan na lamang. Hinihimok natin ang tamang pag-uugali. Hinihimok natin ang tamang pagbuhay sa respeto sa respeto. Iyan ang ating tinitingnan. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat itong ginagalawan ni Queen, may platforma po iyan. May platforma po iyan. Kasi talagang naririnig lahat iyan. Paggabi, iniisa-isa ko kahit papano. Kaya nga ako nag-live ngayon ng 5 o'clock kasi kanina talagang tindi. Dahil madaling araw na ako nakatapos ng aking pagsusurvey. Sinusurvey ko kaya kayo? Paano? Sa Facebook? Paano? E di, marami tayong paraan. Paano? Nag-i-inquire ako sa ating mga liderato. Ngayon, kung ano yung pinagmulan natin, pinagkaisahan natin, diretso kayo. Okay? Ngayon, gina-schedule ko ang lahat ng programa na magkaroon ng at least pagkakaisa. Kasi kahit anong gawin natin, may tataliwas. Alam nyo ba na marami ng mga grupo munta sa Sulu para makipag-usap? Subalit wala si Queen sa Sulu. Maraming mga foreign delegates pumunta sa Manila kasi akala nila madadatnan ako sa Luzon. Maraming mga pobre na kahit walang pamasahe, nagsusumikap na makausap si Queen dahil pinapatalsik sa kanilang teritoryo, sa kanilang bakod dahil nabili na kuno at kinukuha ng politiko. Dito natin makita lahat. Walang dapat magpaalis sa inyo sa panahon na ganito. Dahil 1986 pa, bawal na magsukat ng kalupaan. Aminin na natin that ang buong Pilipinas ay nabawi na yan ng soberenya. Dahil bininta nga tayo. Sino nagbenta sa atin sa ibang bayan? Si Bonifacio? Sino ba? Lahat!
binibenta tayo. O sino ang nagbenta sa China? Sino ang nagbenta sa Amerika? During the time of Carpenter Agreement, lumabas, nagbenta doon, kasama yung kanilang Judge P. Howe. O anong nangyari ngayon? Nagkagulo. Sinong kasama? Si Sultan Amirul Umrah, Amir Bangsa. Yun ang nagtayo bilang Jamalul Kiram II. Dahil si Jamalul Kiram II, pinatay nila kuno in 1936. Pero hindi ang pinatay nila si Ama Ali. Si Ama Ali, na hanggang ngayon, hindi ba matay-matay? Dahil yan ang kasama ko. Kasama sa misyon na ito, kasama ang mahal na hari, at dito, kahit nagsasakripisyo tayo, hindi na ako mag-isip. Kasi alam na mga pinagbilinan. Now, I would always have to protect the old man who has shown me ng tamang pamamaraan sa pagbawi. Salamat po sa inyo, Apo Lakay. Lahat kayo nandiyan sa ating mga financial team, sa ating mga programmer. Salamat! Si Queen, ito lang. Alam ko naman na merong nangyayari sa buong mundo. Ang quantum, hindi pa rin makausad. At hintayin ninyo dahil magkakaroon talaga ng total darkness. Sinabi na iyan, hindi ako. Kaya nga minsan, akala nila na ba nag-aano lang ako. No, hindi ako manghuhula, ulitin ko. Pero binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos Ama ng Allah para matingnan ko ang bawat isa. Kaligtasan ng bawat isa, yan ang kailangan natin. Kaya, Royal Armed Forces, isang komposisyon ng gobyerno ng Federal Republic of Lupusug at ang ating parallel government sa Maharlika Kingdom of God Lupusug Empire sa Federal Republic of the Philippine Islands. Yan po ang katotohanan. Ilang araw na lang, September 16, 2023. Paghandaan natin. Dahil ang mandamos na nakasaad sa lahat ng legalidad, tapusin natin at umpisahan ang pag-implementa ng Golden Age. Huwag na kayong kukontra kasi dilawan. Ginawa lang kayo ng lolo at naging mayaman kayo dahil sa malampaya na inassign sa inyo, subalit hindi nyo naman binigay ng tama sa sambayanan, lalo na sa Palawan. Ngayon, hinati ninyo ang Palawan para mapakinabangan ninyo ang lugar. Bakit ganon? Ako binabalik ko. Ang Dulawan, iisa lang yan. Maguindanao, dapat buo iyan ipinaghahati-hati dahil sa pag-angkin ng kalupaan. E diba sinabi ko sa inyo, walang dapat magmina dahil illegal. Ngayon, diretso kayo sa pagmina ninyo, nasa inyo yan. Kasi mismo nga hinaharangan ko ang pagbenta ng Taklobo. Dahil ang Taklobo, yaman iyan ng inang bayan sa perlas ng silangan. Meron tayong gagawin dyan. Darating ang araw, meron tayong taga-process niyan. Kaya nga, di ba sinabi ko, this is an intergalactic power na mismo yung mga extraterrestrial ay bumababa para makipag-ugnayan sa totoong reyna ng Universum Magnum. May naka-assign po ako dyan. Kaya nga, talaga naman, eh kanga-nga sabi nila eh, oo, nung naringgan nila yung mga kalaban na kumakampi sa mali. Oo, eh tililing nga talaga, sabi sa akin. O sige, tililing na yung tililing. Ipapano ko ang tililing ang siyang kasagutan ng ating resolusyon sa global financial crisis. Kasagutan sa ating global climate change. Kaya nga ang inang buhawi. Ipapano kung si Queen pa rin ang kasagutan ng global health crisis na ginagawa ng kabal. Diba sabi ko, antidote. Taga, bigay ng mabigat na kamay na bakal.
Yan ang ibig sabihin. Kaya nga sinabihan ko si Grandfather. Grandfather, ito ngayon ang gawin natin. Talagang dito natin makita ang power of the Iron Fist. Ito na! Paano natin ma-implementa yan? Kayo mismo magtingin. Dahil sila, magpahanggang ngayon, hindi nila kina-cut off ang MNLF, ang MILF. Pero tayo, pangalan lang sila. Wala naman sila tao. Lahat ng tao na iyan, nagsabi na sa akin, Queen, pag may pera na, dyan kami sa'yo. E di lugi kayo. Kahit wala pa nga pera, nandito na yan. Napapansin niyo? O ngayon, sinasamba ninyo si Murad. Tingnan yung nangyari dito, pinakita talaga ang mukha. Dahil sa framework agreement, nag-umpisa inyan. Pero ika nga, DNA to DNA, yan ang ilabas natin para ma-dispel, para mabigyan ng katarungan ang pag-betray, ang paglinlang sa sambayanan. Yun na ngayon ang gawin natin. Kasi maraming patay na buhay. Buhay pinapapatay dahil tinek sa lalamunan nila. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya tayo, maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kasi pinapakita ko lang sa inyo na meron tayong dadanasin. Pero magtatagumpay tayo. Diyan, pinagdadaanan natin itong pinakamahirap na parte ng transitory phase natin. Pero may mangyaring kanais-nais, hindi lamang sa bansang Maharlika, sa bansang Pilipinas, sa Philippine Islands, kundi sa buong mundo na. Mabuhay, Royal Imperial Lupusog, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Mabuhay ang Federal Republic of Lupusog. Mabuhay ang ating gobyerno na talagang umuusad, nagtatrabaho in parallel government with the Philippines. Yan ang ibig sabihin. Hindi kami basta nawawala. Nagtatrabaho kami. We are the government above the Mafilindo government. The sovereignty lies in the heart and soul of the divinity. Kaya nga dito nakikita ninyo ang sundalo ng kalangitan. Welcome as Queen serves as the soldier of light. Sundalo ng kaliwanagan. O yan, o lumiliwanag. Ibig sabihin, may basbas tayo sa kalangitan. Wherever Queen works, there is the Spirit of God of Allah. Kaya kayo, kayong mga masyadong nanliliit, maliit na nga, mabuti na lang, lumiliit na ang aking katawan. Kahit nasasaktan, isige lang. Pero meron tayong kasabihan. Sabi nga nila, Queen, hinay-hinay lamang. E paano ka maghinay-hinay? E marinig mo kaya? Napike ako. Tapos yung nagsabi, kakilala ko. E paano yun? Maghinay-hinay pa. E kung nandito kayo, ito, suntukin ko talaga kayo. Para may mas-masan kayo. Kasi mahirap kaya. Pero iyaan dito lang. Malalaman din yan natin. Kasi ako, ang programa ko, kung anong inumpisahan, diretso. Personalan, darating tayo dyan. Kung ano man yung mga naririnig, doon. Pag nakakabuti, okay. Kahit na nanggigigil ako, nangingibabaw pa rin ang mission. Sa katuparan ng divine mission, ang mandamos na binigay sa akin ng Diyos Ama, ng Allah. Pinag-isa ang Kristiyano at ang Islam sa bansang Philippine Islands para iyan ang tinasabi the world beneficiary of all the asset of all the yaman na pinalaki ng ating mga lolo. Diyan tayo magkakaisa. Walang Kristiyano, walang Muslim. Pagdating sa kaharian ng Philippine Islands, pagdating
sa Federal Republic of Lupesug, nandiyan ang pagmamahal pag kayo ay napunta sa amin sa Islam. Kaya nga sa Christian, sa loob ng ligwasan, I salute you, Sultan Kelly. Kaya nga hinahanap ko sa ngayon ang ating mga kapatid na Maranao. Nananahimik lang yan sila, nagmamasid. Ang usapan-usapan, pagdating ng grasya, ready kami, Queen. Yan lang. Kaya nga pagdating sa mga taong gustong sakupin ang Marawi, maghunos dili kayo. Nandiyan yung persa ko kasi nga during the Marawi siege, hindi alam ng mga taga-government na natuntun mismo ang bayaran sa Maute na pamilya. Galing mismo sa kaban ng bayan. Yan ang laro. Kaya nga, kahit anong gawin ninyo, may pruweba kami. Ang laro na ginawa ninyo, tapusin na ninyo. Dahil ang totoo, kailangan mangibabaw na para madiretso na natin ang pagdaloy ng grasya na galing sa kaban ng soberenya ng Diyos Ama. Maraming salamat, Dato P, sa paghimok ng lahat. Lahat kayo. Kaya nga, Dato General, go on! Sinabi ko nga sa inyo, sa Panay Island, Princess Lori and Sultan Edgar, nandiyan kayo, Princess Puljanan, okay? Princess Lucy, go-go lang! Dato Quadra, go-go lang! Kahit anong gawin nila, na-booking na sila ngayon. Ayan, pinahuhuli na sila ng gobyerno. Ha! Sabi ko nga sa inyo eh, hindi magtatagal. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Marami tayong pagtitiis na sana handa pa kayong titiis ng husto dahil alam ko na hindi natutulog ang Diyos. Diyan, kantahin natin, kailanman hindi natutulog ang Allah. Lahat ng pamilya ko sa Kristiyano, iyakapin niyo rin ang pamilya natin sa Islam. Islam brothers, please, walang Muslim, walang tribo, walang iba, kundi iisa tayo sa larangan ng pamumuhay alang-alang sa tunay na kapayapaan at tunay na kaunlaran na siya ang naging batayan ko na makibaka dito sa misyon na ito. Bali-bali ang likod, ang spine, pero natutong mag-smile kahit masakit. Yan dapat! Gayain nyo na lang ako kahit hapdi-hapdi. Pagdating sa dulo, salamat po Panginoon. Bahala na kayo sa Kanya. Yun ang gawin natin. Let it be and let God Allah settle kung ano man yung pinakamabigat na problema. Balik lang tayo sa Kanya kasi yan ang paraan natin. Wow! Marami tayong natalakay. Basta ang sa akin, bantayan ninyo ang ligwasan. Sultan Pokan, kung ano man gawin ng barangay captain dyan, dapat tulungan ninyo magkaroon ng mga generator dyan sa Tugal. Buklod-buklod muna kayo habang ako'y naghahanap ng paraan. Dahil na-delay ang pag-release natin. Dahil hindi pa rin talaga sila nagtatanda. Yan ang ibig sabihin. May pabor. Ang pabor, bahala sila. Dahil darating ang araw, pag binigyan ng hustisya ng Diyos Ama, hindi kamay putol, ulo na ang puputulin. Yan ang ibig sabihin. Hindi ako Diyos, pero pag sila na ang nag-utos, masusunod ang utos ng divino gobyerno at ng Diyos Ama ng Allah. Maraming salamat ulit dahil alam ko na na-delay ako konti, 1 minute, mabuti na lang, dumating si Ama at ako'y nakagising. Dahil sa sakit, ako'y naghiga saglit hanggang tuloy-tuloy na akong nakatulog. Pero mamaya,
maraming gagawin dahil marami tayong kakausapin dahil intact ang Royal Armed Forces, intact ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, intact ang elite groups na ginawa ng mahal na hari, intact ang ating papo, ang ating police power nandiyan sa barangay base. Ayusin natin, magkaisa kayo. Yan na yung pangungusap na kailangan ko. Colonel Rene Matito, maraming salamat po sa inyo. At alam ko na sa hanggan ng ating makakaya, ang tunay na pagkakaisa mula apari hanggang hulo. Captain Ray Valeros, lahat ng laban may hangganan. Pero yung hangganan dapat nasa tamang pamamaraan. Dahil dyan tayo magkakaroon ng magandang buhay sa peace and prosperity natin na ating inaasam-asam. Magandang hapon po sa inyong lahat. Masalam. Bye! God bless everyone! Maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na inang Rinang Helen. The video that I shared, credit goes to our beloved Majesty King Roger Mamay and Majesty Queen Helen Abdurrajab. And to our beloved Lolo of 7 Mokdam. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media community. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. Mega love shout out sa aking mga generous na taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong mga super thanks. Na sina, Ma'am Guillermo Huten, Sir Armando Malaque, Ma'am Sally Alvarez. God bless.